Mga kaibigan, ang ating na-harvest. Stay tuned na po tayo. At tayo po ay lapit nang magbalot-balot ang ating mga bunga ng ating ampalaya. So, nasa 500 pananim po or plants, 500 plants na ampalaya po ang nandito. So, ito na po mga kaibigan yung resulta ng ating pag-aabono nakaraan sa ating vlog. So, ayan, update tayo mga kaibigan sa ating ampalaya. So, medyo mahangin po ngayon dahil may bagyo. Sana naman ay hindi lumakas yung bagyo mga kaibigan. Bigyan yung mga nabalot natin. So meron dito ng mga baluktot. Kung pagbaluktot po yung bunga ay tanggalin na natin para mag-produce ng mga bunga na malaki. Dito nakapagbalot na rin tayo. At marami pa tayong babalutin. So, ito mga kaibigan yung isang sample na sakto lang balutin yung bagong tuyo yung kanyang bulaklak. Dapat mabalot natin agad para hindi maatake ito ng fruit fly. So ayan, dito naman tayo sa isa. Meron naman tayong nakita na bunga na babalutin. So ito yung katamtaman po yung mga natuyo, bagong tuyo na bunga. Naman tayo, meron tayong nakitang bunga. So check muna natin kung may tama ng fruit fly bago natin balutin. So kung walang tama ay... Ayan, walang tama ng fruit fly ito. So, pwede na siyang balutin. Ibigan, natapos na natin balutin yung ating ampalaya kanina. So, ganito yung pagbalot po natin. Sa baba ay nakalak din yung stapler natin. Para hindi makaalis or hindi makapasok yung ating mga insekto. So, gamit na tayo ng papel. So, wala tayong stapler ngayong hapon kaya... Ano lang muna tayo? Plastic straw. Pansamantala. Palayaan natin dito sa may gulo. So, maglagay tayo ng ano? Yung dahon. So isang dahon na pakapitan natin. Silak natin. Hindi makalusot yung uod. Tapos sa dulo, i-fold lang natin ng ganito. So ang problema lang ito pag nabasa ng ulan. So pag nabasa po ng ulan yan, dudublihan lang natin uli ng papel. Unang bunga. Ito lalaki ng ganitong mga klaseng unang bunga. O maliit. Bilog. Ay, sayang. Pangalawang bunga na ito, kailang natali siya ng fruit fly, oh. Ayan ang tama ng fruit fly, mga kaibigan. Useless na ito. Ito yung nakikita mga bunga dito na hindi natin natanggal. So nakita natin na umatake na po yung mga fruit fly sa ating mga ampalaya. Okay na tayo ng panghuli ng fruit fly. Ating pabayaan sa dilig. Pero ngayon po ay sisikapin natin, ma-recover natin itong ating ampalaya. So naglagay tayo ng abono at dudublihan po natin ng tubig ito para mas mabilis ma-absorb ng halaman yung sustansya at patuloy silang lumaki. So nandito po yung ating mga ginagawang sekreto or management para sa ating ampalaya. Kailangan magbaha-baha po yan para mas madali na lumaki yung ating halaman. Mas malamig, mas komportable yung ating mga ampalaya na lumaki. Bigyan ay nag-abono tayo ng ampalaya natin. So makikita natin sa puno yung ating mga inabonuhan. So kailangan po natin diligan yung ating mga inabono. Yan po yung sekreto para mas lumaki yung bunga at maging malusog yung ating mga
Ampalaya. Unang bunga po sa ilalim ay atin ang i-harvest para yung susunod na bunga sa itaas, siya na yung laking bunga. So, ngayong umaga po ay magtitingin tayo ng mga bunga ng ating tanim. So dito ay minakita na tayong bunga ng ating pinaghirapan. So sa po ito sa mga matured na po na ampalaya. So ito po ay native na ampalaya na Santa Rita. Ayan, harvestin na po natin yung ating ampalaya. Ayan. So dito po ang ating pamaraan ng pagbalot ay papel. Mga lumang tissue paper yung ating ginagamit. Ito po yung mga matured na ampalaya. So ayan. Kailangan ma-harvest po ito para mas lumaki yung susunod na mga bunga. Mumunga ng ating ampalaya, kailangan natin na madiligan ito. So, sa kasalukuyan po, hindi pa tayo nag-i-spray ng ating ampalaya. So, makikita natin mayroon na pong pag-atake ng mga hayop dito tulad ng aphids. Hindi pa po tayo kasi nag-i-spray. Pero dahil po sa atake po ng mga aphids ay mapipilitan na po tayo mag-spray ng ating mga ampalaya. Yan po yung mga aphids na po yan. So, pag ganito po ay ating tatanggalin yung mga dahon. Alisin natin yung mga affected na dahon. Ayan po, makikita natin yung mga aphids po ay umaatake na sa ating ampalaya. Sprayan pa natin ito ng insecticide. Ayan po natin ito mga kaibigan. Ito meron din tayo nakita na gulang. Pag ganitong dalawa ay bawasan na po natin yung isa para mas talaki yung susunod. Ating mga harvest. Babalot ang ating mga ampalaya. Dito pala nil, mayroon no. Ito. Ay ba, ikot-ikotan mo lang mamaya. Yan may presence na dito ng mga insekto. So, sinisip-sip nila yung halaman. So itong mga ganitong sobra ay ating tatanggalin. Gugulayin na natin ito. Dapat tanggalin yung mga sobra-sobrang mga talbos ng ampalaya. Ang focus ng ating mga ampalaya ay sa development ng bunga at hindi sa mga dahon. Mga halimbawa ng mga payat na talbos. Umaagaw lamang ito ng sustansya ng ating halaman.
So ito ay bagay sa ating kulay na talabasa, chicharon at munggo. Mga kaibigan, meron naman tayong ma-harvest. So nagbiyak na po yung ano. So mayroong mga insektong pumasok. Ito natin na kailangan nating mag-spray dito sa ating mga gulay. Atake na po yung mga insekto dito. Mga kaibigan, ang ating na-harvest. So sinama natin yung mga reject para pang-ulam.